Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kalwalatian. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia. Ngayon ay tahanan na lamang siya ng mga demonyo, bilangguan ng masamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat at sinabi, "Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig ng mga aawit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, plauta at trumpeta. Wala nang makikita sa kanyang mga dalubhasa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal at dinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, 'Purihin ang Panginoon, ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, 'Purihin ang Panginoon.' At sinabi sa akin ng anghel, 'Isulat mo ito. Mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero.'" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito bilang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing biyag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.